No, napabalita nga po, doon po sa pagdinig, no, sa Senado, na marami-rami pa rin ang mga government workers na hanggang ngayon ay contractual pa lang ang kanilang estado. Hindi daw sila mare-regular dahil kulang pa yung mga requisitos na hinihingi sa kanila ng Civil Service Commission. Mm-hmm. No? Ano po ba yung mga kailangan nilang ibigay, no, na para sila po ay ma-regular, at gano'ng kalaki po ba dapat talaga ang ilaan, no, para ma-regular din itong mga empleyadong ito. Makakapiling po natin ngayon, tama ba? Mm-hmm. Via Zoom, Zoom, Zoom! Papaya! Si Civil Service Commissioner Attorney Aileen Lizada. Attorney Lizada, good morning! Tony and Casey po. Magandang umaga po, Sir Tony, Ma'am Casey, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Good morning po, ha. Nice to see you again. Mm. Ma'am, pakilinaw lamang po, ano, ano po ba ang mga requirements pa na hinihintay pa bago po ma-regular din itong mga, ano, ilan po ba? 642,000 government workers? Tama po ba? Breakdown ho natin, no, there are more or less yung sinasabi ho yung amount, but the JOs and COS na galing po sa LGU or local government units ay 487,149. At yung balance po ay galing ho sa national government agencies, government government-owned and controlled corporations, state universities and colleges, and local water districts. Ang total po nila ay 154,928. However, sa Republic Act 7160, nakalagay din ho kasi doon na pwede ang mga LGUs kumuha ng mga contract of service. So, nasa batas din po ng 7160,000. GUs po who hire under COS. Okay. So, hindi po sila obligado na irregular kalaunan. Eventually, ito mga kukunin nila ng mga job order na empleyado. They're supposed to be handling a different job, not the jobs ng plantilla. Kasi when you say plantilla, meron hong talagang specific functions, meron specific qualifications. Mm-hmm. Yung job orders po, ito po yung trabaho nila dapat, hindi po, ano, hindi ho dapat ginagawa yung plantilla position. But ako, I'd like to state this now. I have been with government for more or less 26 years. Mm-hmm. Kasi ang JOs at ang COS, they are not considered as government employees. They are not within the system ng gobyerno. They are not even under CSC. They do not receive, they do not pay GSIS. They are considered under DBM and COA. Mm-hmm. They are with SSS, they are with DOLE. Yeah. So, ever since I assumed position po, I have three personal advocacies. Okay. And I am very happy that the current commission is also shares the same, yung sa isa ko po, no? And yung pangalawa rin. One is, my heart, I close po sa akin ng mga JOs at COS. I have friends na JOs and COS. Sila ho yung kumbaga so near and yet so far. Mm-hmm. Sila ho ay part ng gobyerno pero hindi kinikilalang gobyerno. Mm-hmm. Sila po pag alis po nila 15, 20, 30 years, wala hong madadala, wala hong mabibigay ang gobyerno because we do not consider them as government employees. Kaya nga sinasabi ko, it's time that we talk about the JOs and COS. Kaya nga ho, for the current commission, our chairman is Chair Carlo Nograles, and the other commissioner is Commissioner Ryan Acosta. Nagpapasalamat ako that we share the same vision for the JOs and COS sa ngayon pong commission. So that is the question that has been asked by the Senate, by the lower house, and somehow we have a proposal po to the Senate and the lower house regarding our JOs and COS po. Yeah. Mm-hmm. So what is the proposal po, ma'am? Kasi po under there are several instances where may mga nine po, no? May mga binibigyang eligibility to the honor which officials to barangay health workers. Meron din pong nag-grant ng eligibility to doon sa skills eligibility. Okay. When you say skills eligibility, hindi po ito po yung sa mga mekaniko, ito ho hindi ho kayang makapture ng exams, yung aptitude test ng exam. So there is may mga issuances. I'd like to refer
Veterans Conference Team Accessibility. In each po ay under 132, which was 1988 pa po, and EO790, which was 1982. This one grants preference rating din po to the spouse and children of yung mga veterano po natin. But it does not grant eligibility per se, but additional points po ang binibigay dito if ever they fail the civil service exams. Mm-hmm. Ito po yung pinapag-usapan ng commission, and if our honorable members of both chambers are listening, this needs po kasi patas. This is since this was EO 132 and 13 and Merhotong, may mga concerns po na kailangan namin ayusin po. This one gives preference rating. So example, if you are a JO or COS for X number of years, so pwede kong pag-usapan na ano ang point system. So if ever you take the exam and you fail the exam, God forbid, but you fail the exam, let's say yung grado mo ay 77 and the passing rate is 80 and you have X number of years, so there are certain points that you can use because of your being in the government service for those length of time, when we are sure naman ho na magaling na po sila, may experience na po sila. And sa totoo lang, if you look at their contracts, iba po yung kontrata nila sa ginagawa nila actually on the ground. Talaga? Papasaka sa DBM at sa COA, doon sa JOs at saka sa COS. Pero ho yung katotohanan, iba po yung pinapagawa sa kanila. Plantilya na ho ang pinapagawa ng trabaho ng most ng mga JOs, JOs and COS. That's why we feel for them. And what can we do? Why we are out? CSC is out kasi we only deal and we handle, we look after the welfare of 1.8 million government employees. Paano ho yung mga JOs and COS? That's why maganda hong pinapag-usapan po ngayon. Okay. And I hope this will push through Sir Tony and Casey. So sumahin ko lang bago ka magtanong, Partner Casey, para malinaw kasi minsan putol-putol yung audio ni Commissioner. Go ahead. Kung sakali nga po na hindi lang magiging sole basis ng kanilang pagiging regular yung passing grade nila sa civil service exam, kung hindi may corresponding points yung kanilang on-the-job experience. Para ito ay magamit mo na points na pampuno dun sa yung hindi mo na ipasan na test. Kung hindi naman kung pagbagsak na bagsak, pero ilang points lang naman below the passing grade, pwede mo pampunuan ng points from your on-the-job skills. Tama? Yes. Yun. Para malinaw. Partner. Kasi eventually, tama ba, Attorney Lizada, the real vision here is to eventually really migrate all of these COs and JOs into the government system. Para hindi na sila outers. Diba? Mm-hmm. Para may citizenship na sila. Exactly. Kasi in certain po, there are a lot of unfilled positions in government, more than 170,000 if I am not mistaken. So itong unfilled positions, pwede na hong kung papasa na ho itong batas na itong giving granting special eligibility, as discussed by our chair also, na open up na rin po niya ito sa Senado. It would also be humane for government to allow them to enter. Just a reminder din po sa mga heads of agencies, ang mga position po na yan ay hindi po inyong personal property na inyong ipapareserve sa inyong mga manok o sa inyong mga kakilala or close to you. We should level the playing field for everyone, whether insider or outsider. Kailangan po nating i-level ang playing field based on merit and fitness po dapat ang pagtanggap natin at pag-hire natin, at hindi ho based sa padrino o kung sino ho ang may kakilala sa head of agency or appointing authority. We should be running, tandaan ho natin, we should get who are experienced, competent, because we are running
the whole government machinery. Mm-mm. Which brings me to my next question, Attorney Lasada. Itong pinag-uusapan natin, hindi simpleng pagbibigay kung ano ang nararapat, no, dito sa mga taong ito na gumagawa ng plantilla job pero hindi pala sila kinikilala, no, bilang kasama dito sa government system. Hindi lamang yun ang pinag-uusapan natin. Kasi eventually, at tama ho ba, kapag binigay sa kanila ang karampatang atensyon, sweldo, magkakaroon sila na ng dignidad sa trabaho nila dahil ito ay sa kanila na, may sense of ownership na. Paano ngayon ito makakaapekto sa serbisyo mismo na ibibigay ng gobyerno sa mga mamamayan? Attorney Lasada. Mas, we always say, gawing bayani ang bawat kawani. Actually, itong mga JOs at COS po natin, mga bayani na ito. Bakit? During the time ng pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, sino hong nilalagay natin as skeleton workforce? Sino hong nilalagay natin sa frontline po? Mga JOs at COS. Kasi po sila, wala silang choice except to be present. Otherwise, no pay, no work category. Kaya you see in them already na the empathy and the compassion and dedication to serve government is already there. Nakikita na ho natin to. Mas lalo na po if they are embraced by the whole civil service bureaucracy. Correct. You will see all this because we have the values program ho namin. I just want to expound on this. We have professionalism, integrity, excellence and spirituality, PIES. This is how we look at how we must serve in government. Mm-mm. So, ang kulang na lang ho talaga ng mga JOs at COS ay ito hong makapasok po, no? And once naman makapasok sila at once may eligibility sila, it does not mean na automatic silang mapapasok talaga sa other government agencies. It just qualifies them. Kumbaga, na-open yung gate para pumasok sila, then they can choose what government agency they can work po, no, for. Yun ho yung, it does not grant you automatic work, but it levels you up at para ho makapasok na kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kinakailangan po ng tulong at trabaho ng ano po, no, the experience of the JO and COS. Mm-hmm. Okay. Well, sana nga po, maisabatas yung pong isinusulong nyo po, Commissioner, para matulungan din naman, ano, na magkaroon pa ng karampatang benepisyo yung po mga matagal na po nagsisilbi bilang mga COS at mga JO. Mm-hmm. Commissioner Lasada, thank you so much po sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you po. Maraming salamat din po. I just want to plug in our government online career fair. So sa mga naghahanap ng trabaho, September 19 to 23, there are 3,314 vacancies covering 131 agencies. Please, this is a partnership with jobstreet.com. Please visit the site of jobstreet.com on how to proceed.